Fares. So ngayon maghahanda po tayo ng lutuin nating kabsa. Ito na po yung mga kwan natin, mga ricado at saka ingredients natin. Nalinis na rin po lahat yan. Prepare na po lahat-lahat. So ngayon magluluto na po tayo. So ngayon sisimulan na po natin. Lalagyan na po natin ng kawali. Maglalagay po tayo ng butter. At maglalagay din po tayo ng oil. So, hintayin lang po natin matunaw yung butter. Saka natin po ilalagay yung mga ricado. So, hahalo-haloin muna natin. Ngayon, ilalagay na po natin yung bawang. Hintayin lang po natin na mag-brown ng konti. So, ngayon medyo okay na. Ilalagay na po natin ang sibuyas. Ganun pa rin pong proseso. Halo-halo pa rin po natin. Hanggang sa medyo mag-iba na rin po yung kulay. Ang kwan kasi dito mga mare, yung pagluluto kasi ng kabsa, marami-rami rin po kasi ang proseso ng pagluluto o di kaya yung style ng pagluluto. May iba-ibang klase po ng kabsa. So ngayon ilalagay na po natin itong manok. Kasi mayroong iba na nilalagay pa sa oven yung manok. Ito yung kwan luto ng kabsa na kwan, madalian lang. Kasi kapos na rin ako ng oras, kaya madali lang yung pagluluto ko ng kabsa. Iba-ibang klase rin kasi ng luto ko ng kabsa eh. Hindi ibig sabihin na salitang kabsa, iisa lang yung style ng luto. Hindi, kagaya din ng biryani, kanya-kanya rin ng iba-iba rin ng kwan ni, eh. Iba-iba rin ng luto, kung paano niluluto eh. Ito, ilalagay ko na yung kamatis. Kasi yung mga alaga ko, sabi nila gutom na daw sila. Kaya yan, minadali ko na po yung pagkwan eh. Sabi ko, yung kung madalian na lang ang luto ko. Sabi nila, kahit ano na. So, ilalagay na natin yung mga spices. Yung laurel at saka yung sili. Maglalagay na rin tayo ng asin. At saka yung kwan. Ano nga ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Sorry. Black lemon pala. At saka yung kwan. Bell pepper. So, maglalagay rin tayo ng kwan, paminta. Maglalagay po tayo ng kusbara powder. Andiyan yung pangkwan, yung sabi nila na spices. Maglalagay rin po tayo ng konting hel. At saka yan yung coriander powder pala. Yung nauna ko pala nalagay, ikon pala yun eh. Iba pala yun na spices eh. Bawang pala yun na powder. Ito turmeric. Nagkabuhol-buhol na yung kwan ko, boys. Record ko eh. Kayo na po ang bahala. Unang beses ko po kasi tumagkwan ng voice record. Kasi ang ingi-ingi kasi ng alaga ko dyan eh. Kaya wala akong choice eh. Kundi i-voice ko na lang siya eh. I-voice record ko na lang eh. So malalagay po tayo ng tomato paste. Dagdagan muna natin ng konti. So, habang pinapakulo ko rin yung tubig, so, ngayon, maglalagay na po tayo ng tubig. Inuulit ko po, ha, mga beshi at mare at pare, iba-iba rin po ang luto ng kabsa, ha, hindi lang po isang luto ng kabsa, depende po yan, eh. Alam naman ninyo na yung luto na ganito, kung saan tayo banda, alam na ninyo yan, nasa Middle East tayo niyan, eh. At isa pa, hindi lang naman Middle East ang nagluluto ng ganyan, eh. Ang alam ko ngayon, kahit sa Pilipinas, patok na rin yan, eh. Karamihan na rin sa atin mga Pinoy doon na gusto na yung luto ng, kwan, eh, lutong Middle East, like biryani at iba pang mga luto. Galing dito. Luto ng mga ibang lahi. Tayo naman na nagluluto. Nasasanay rin tayo. Kaya minsan, naluluto na rin natin sa Pilipinas. Pero yung mga anak ko, ayaw talaga nila ng mga lutong ganito. Pero ngayon, medyo nasasanay na sila ng paunti-unti.
Biryani pa lang ang nakakain nila eh. Yung ibang luto na gali, luto sa ibang sa Middle East, hindi nila pa rin nasasanayan eh. So ngayon takpan muna natin. Maghintay muna po tayo hanggat lumambot yung manok. So ngayon after 1 year after 45 minutes, eto na po. Kumukulo na po, maganda na yung kuloy. Pero yung tubig yung kwan, paunti-unti na rin nakukuan yung tubig eh. So ngayon ilalagay po na natin yung kwan, basmati rice. Nahugasan na po yan siya, nilinis ko na po yan. Hindi ko na lang po napakita eh. So ngayon, tagtagin muna natin para hindi masayang yung bigas. So ngayon, ilalagay muna natin. Kasi ibang pagluluto ng kabsa, yung iba tinatanggal muna yan. Yung mga manok ilalagay sa oven para ikwan doon, papulain pa. Pero itong luto ko ngayon, madali yan nga, eh hindi ko na inila, hindi ko na tinanggal sa may kanin eh. Sa may bigas, pinaghalo ko na rin yan siya. Para mabilisan eh. Pero masarap din siya. Kasi yung iba na kabsa, tinatanggal pa yung manok, ilalagay sa oven. So ngayon, titikim-tikim na tayo kung ano na yung kwan niya, kung ano na yung lasa. Ayusin muna natin yung kwan, tanggalin muna natin yung kanin. O, tikman muna natin kung sakto ba yung lasa. Okay da. Okay na. Nasa tama lang yung kwan niya eh. Nasa inyo yan kung gusto niyo na medyo maalat o hindi, o ano pang lasa ng mga alaga nyo. Kasi ako, kuha ko na yung lasa ng mga alaga ko eh. Takpan muna natin ulit. So ito na, charan, luto na po yung kabsa natin. Ikwan muna natin paunti-unti, tignan lang na muna natin yung kung tama lang ba yung luto ng kanin. Iangat-angat muna natin yung manok para matignan natin yung kanin kung luto na ba siya o ano yung kwan. Kasi yung alaga ko na isa, gusto niya mamasa-masa eh. Ewan ko ba, iba-iba sila. Kasama yung tatay niya, gusto niya ng mamasa-masa yung kabsa na niluluto. Ayaw niya yung tuyo eh. Kasi kapag na masa-masa yung kwan kabsa, grabe, ubos na ubos talaga nila. Wala talagang titira. Makikita mo na lang yung buto-buto ng mga manok o di kaya yung laham, yung beef. So ngayon, lalagyan muna tayo ng butter para mas lalong sumarap. So ito na. Charan! Ito na yung finished product ng aking kabsa. So kita po ninyo. Takpan muna natin konti, mga kwan. So ngayon, maglalagay na po tayo sa lalagyanan ng ating kabsa. Ito na po. Kasi kanina pa gutom yung mga alaga ko eh. So ito na po ang finished product ng aking kabsa. Inuulit ko po ha, yung iba-iba, kanya-kanya pong luto ng kabsa. May iba-iba pong klase ng luto ng kabsa. Hello po, maraming salamat. Thank you for watching. Bye! Bye-bye mga beshi at mariat pare. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat po. Hope you enjoy this watching my video. Salamat.